stories, I'm a fool for your love. Hi everyone, this is Tessa again and welcome to my channel. So, for today's video, ang gagawin natin is itatry on natin yung nabili kong hair extension sa Shopee. So, recently, nag-Shopee haul ako. Kung di mo pa napanood yung Shopee haul ko, ilalagay ko yung link sa description box below. So, don't forget to check it out. Ilalagay ko rin yung name ng store kung saan ko nabili tong hair extension. So, without further ado, i-review na natin yung hair extension, itry na natin siya, and let's see if okay ba siya? So please continue watching and let's get started. Okay, so i-review na natin yung hair extension. So, nung binili ko siya sa Shopee, nakalagay naman doon na iba't ibang kulay siya. Available siya. Available siya sa iba-ibang shades. So, yung binili ko is yung pinakamalapit na shade sa kulay ng buhok, which is black. So, ito yung nabili ko. Ganda yung itsura niya per piece. Sana nakikita niyo siya ng maayos. So, if you're gonna see, medyo shiny siya. Pero, actually in person, yung texture niya is parang real hair. Though, I don't think this is a natural hair. Parang synthetic. Pero, manambot siya. Unlike nung mga nakikita mong mga wigs sa Divisoria or sa mga stores na matigas siya. Ito hindi. Para siyang totoong buhok. Yun nga lang talaga. Siyempre, hindi siya nagmamatch sa kulay ko kasi medyo shiny siya. Yung buhok ko patay. So, hindi talaga nagmamatch. But anyway, ganda yung itsura niya. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo kung gano'n siya kahaba. Okay? One moment. Okay, so, ganito siya kahaba. Hopefully, nakikita niyo siya. Ganyan. So, sobrang haba niya. So, effect na effect talaga yung itsura niya, tsaka yung haba niya. Tapos, may kasama siyang clip. Kasi itong extension na to is clip-on. Right? So, dalawang gating binili ko ulit. Available shades, ilalagay ko na lang din sa description box sa baba. Again, 120 pesos isang ganito. 128 pesos yet or 120 pesos. Ang gusto ko makalimutan ba yan? Yun. So, itatry ko na siya and tignan natin kung effect ba siya pag nakalagay na sa buhok. So, I'll be right back. A few moments later. Okay, so napag-desisyon ko lang ipakita na lang kung paano ko siyang gagawin. Actually, ang hirap niyang gawin kapag walang magkakabit. Alam mo yon? Kasi wala akong kasama ngayon sa bahay. Drama. So, ayun na nga. Hindi ko alam kung ganito yung tamang way, pero ganito ko siya ikakabit. And hopefully, mag-work. So, ang gagawin natin is, itong part ng clip na to, i-clip lang natin siya dito sa tip ng hair. So, as much as possible, aray ko, sa pinakadulo, mag-start tayo dito. Aray ko, ayan, besh. Aray ko, aray. So, bibilisan ko na lang. Ika-fast forward ko na lang kasi baka abutin ako ng 1 year dito, okay? So, let's go. Okay. So, kung makikita nyo, ow! Nakabit ko na yung sa part dito. Kita ko sa inyo. Ay! Ayan, ganyan siya. So, i-brush natin siya para kahit papano mag-blend yung buhok ko dun sa mismong extension. Actually, maganda to kung yung buhok mo is, ano na, alam mo yun, straight, tapos silky. Buhay yung buhok mo. Kasi magmumukha siyang natural. Sa akin kasi maiksi yung buhok ko, kaya nakikita yung curve. Yung ganun niya, alam mo yun. Anyway, ayan. So, eto na siya kapag nakakabit. Ito pa lang yung sa kabila. So, idadagdag pa natin yung sa kabila. Kasi kita nyo, ang dami pang space. So, let's do it! Ayan. So, nakabit ko na siya dito sa kabila.
Actually, parang hindi siya pantay. Anyway, sabi ko sa inyo, mahirap ikabit pag walang kasama. Alam mo, mahirap talaga sa buhay yung mag-isa ka lang eh. Kasi doon may kasabihan silang, no man is an island. Well, anyway, ayan na siya. Aray. Actually, kung titignan niyo yung likod niya, ang pangit. Kasi nakabukol. Kasi nga hindi ko siya matansya. Pero kung may mag-help, mag-help English. Kung may natulong sa inyo, mas magkabit, mas okay yun. Kasi mas ano siya, alam mo yun, natatansya kung makapal ba, yung ano, yung buhok, kung halata ba siya or whatever. Pero, ayan. This is how it looks like. Kapag nakakabit na. So, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura niya ng buhok kasi hindi siya masyadong makita. So, itatapat ko sa salamin. Okay, so, ito na yung itsura niya. Pakita ko sa inyo ng buo. Ayan. So, hanggang waist yung length niya. Tapos, ewan ko kung medyo halata siya sa buo ko. Pero, ayan. Parang okay naman. Pero, I don't know kung nasa liwanag, kung obvious na obvious ba yung kulay. So, ano siya? Nice, diba? For 128 pesos, instant long hair, besh. Kahit pang pictorial lang, carry to eh. Okay, so ayan yung likod. Sabi ko naman sa inyo, hindi maayos. Pero, magagawa naman ang paraan yan. Kaya mas okay kapag may magkakabit kasi natatansya yung itsura niya sa likod. Unlike pag ikaw lang, ang hirap, besh. Ang hirap mag-isa. Char. Hindi mo siya makikita. So, there. Okay, so, ay na nga. Tapos na tayo mag-try on. At ang masasabi ko, para sa 128 pesos, thumbs up! Touching ako. So, ayun. Para sa 128 pesos, okay na okay siya. I mean, okay siya. Siya talaga, besh. Tsaka available siya sa iba't ibang kulay. Yun. So, kung buong kulay blonde or brown or red or whatever, mayroon siya ng shades, besh. So, ayun na nga. Anyway, again, thank you so much for watching this video. And the next na i-upload ko is yung try-on ng false eyelashes na binili ko rin sa Shopee. So, please, please, please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kung ano ko siya lang matuturo, notification bell para updated kayo sa mga next videos na i-upload ko. So again, thank you for watching, guys. Goodbye.